What's up mga Kemes ng E? Nandito naman po kayo sa akin channel, The Goodian. Kamusta ka nga kaibigan? Kamusta ka na Kemes ng E? Nawa ikay okay at okay ang iyong mga sales. So sa araw na ito, sa video na ito, ang pag-uusapan natin is ano ba dapat mas magandang gawin or strategies or marketing strategies sa isang negosyo na ang focus ay mga services. Ano-ano nga ba mga uri ng mga services? Ano nga mga dapat ating unang gawin? Paano ba tayo mag-market ng ating negosyo? Yung mga yan ay malalaman mo kapag tinapos mo ang video na ito. So bago natin upisan ang ating video, huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button and also the notification bell para masabihan ka ni YouTube kapag may mga bagong videos just like this. So again, this is Goodiadi and welcome to your guide in business. Okay, so nandiyan ka pa din at hindi ka umalis at gusto mo tapusin ang video nito, ibig sabihin ay interesado ka malaman kung ano ba ang mga dapat natin gawin para makapag-land or para makapag-close tayo ng ating deal bilang ang serbisyo na bilang ang negosyo natin ay serbisyo. So, bago tayo umpisahan kung ano ba mga marketing strategy na dapat natin gawin, define muna natin ano ba ibig sabihin ng service type business. Pag sinabi ng service type business, ito ay intangible. Ibig sabihin, hindi ito nahahawakan, hindi ito nalalasahan, hindi ito natitikman. Also, ang service business is also what we call using your skills and talent. So, ibig sabihin, kung ano man ang skills mo at talent mo, ginagamit mo ito para kumita ka. In short, normally, kapag service business ka, hindi ganong kalaki ang puhunan na ginagamit mo o hindi ganong kalaki puhunan ang ilalabas mo dahil ang gagamitin mo nga lang ay iyong skills at talents. Okay? So, unang-una, bago tayo magkaroon ng ating marketing strategy, kung ano ba ang kailangan natin gawin dito sa ganitong business, is of course, kailangan natin i-identify kung sino ba ang ating target client. Okay? So, the first thing that you need to do is to identify your target client. So, kailangan mo identify sa tatlong uri. Una, location. Sino-sino ba o taga saan ba ang iyong mga target client? Dito lang ba sa iyong malapit sa iyong lugar o buong Pilipinas ba siya? Metro Manila ba siya o sa mga probinsya ba siya? So, kailangan niyo malaman yan. Pangalawa, age. Sino ba ang age bracket ninyo? Ang target nyo ba ay mga millennial, mga Gen Z or mga centennial? Yan. So, kailangan niyo siyang malaman. Pangatlo, gender. So, kailangan nyo malaman sino, ano ba ang mga preference sila, kung ano ba, kanino ba siya bagay? Bagay ba siya sa lalaki? Bagay ba siya sa babae? Bagay ba siya sa mga LGBTQ friends natin? Okay? So, kailangan nyo identify muna kung ano ba ang inyong target client or target customer. Once na ma-identify nyo na yung mga target client nyo or target customer, mabilis na lang natin isipin kung ano ba kailangan natin gawin na marketing strategy. Okay? So, okay na ba? Nakuha na ba natin? Meron na ba tayong target client? Very good! Kung may target client ka na, we can proceed na kung paano ba ang marketing strategy natin para mabilis tayo makakuha ng ating client sa ating negosyo na services. Ready ka na? Ang magawin is you need to introduce your business sa mga tao. So, paano kasi service ka eh? So, ibig sabihin, may maraming tao na hindi possible na hindi nila alam kung ano ba yung negosyo mo. So, kailangan mo siyang i-introduce. And the best way to introduce your business is through social media sites. Okay? So, kaya mas mabilis talaga tayo mag-introduce ng ating negosyo sa social media kasi ang mga Filipino, they are the number one, isa sila sa number one na gumagamit ng social media sa buong mundo. So, usong-usong ginagamit right now dito sa Pilipinas ay ang Facebook, Twitter, at ang Instagram.
So mas maganda kung makuha mo itong tatlo, makagawa ka ng iyong Facebook account, makagawa ka ng iyong Twitter account, kasi right now magkasama naman si Facebook at saka si Instagram. So whatever you post sa Facebook mo, napopost na rin siya kay Instagram. Kailangan mo lang siyang i-connect. Okay? So, yan, maganda yan. Kailangan mo siyang introduce or kailangan mo introduce ang iyong negosyo sa pamamagitan ng mga social media. And the best way as well to represent your business is using your own timeline. So, ibig sabihin, your own profile. So, kung dati is puro ka negative, puro ka mga ganyan, right now, baguhin mo yun. Kailangan ang laman ng iyong profile o madalas dapat, ang dapat nakikita nila sa iyong profile or sa iyong timeline is about your business. Okay? Sabihin man na natin na wala masyadong nagla-like, walang masyadong nagaganya sa umpisa. Guys, sa umpisa lang yan. Darating ang panahon na marami nagla-like dyan kasi magugulat sila na, it paid off. It paid off na binago mo yung pamamaraan ng iyong posting dahil nagdinegosyo ka na. Mas maganda guys na ang i-proud natin o ang lagi natin i-post is about sa negosyo natin para makilala siya ng ating mga friends sa social media. Alright? Next, number 2, reach out to your target clients. Since ka nag-umpisa ka na, huwag kang masyadong ma-pride. Huwag mo sabi na, maganda tong servisyo ko, kaya sila ang kusang lalapit sa akin. No. That is wrong mindset. Kung totoong negosyante ka at wala ka pang kliyente, ikaw mismo ay maghahanap ng paraan para ma-reach out mo ang mga kliyente mo. Paano mo ba sila ma-reach out? So sa Facebook, di ba? Ito ginawa ko talaga to and it was very effective up to now. So, example ko na ang negosyo namin. So ang negosyo namin is accounting services and liaison service. So what I did, naghahanap ako ng mga bagong negosyo sa Facebook at mini-message ko sila personally at nagpapakilala ako, "Hi, this is Adrian from Jarco Stern of Business Co. Ltd. Our business is handling blah 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 and baka po kailangan yung assistance sa inyong negosyo pagdating sa business registration and also the tax compliance." Tapos ilalagay ko yung number ko and sasabihin ko, "Maraming salamat po sa oras ninyo. I know na mahalagang oras ninyo but binasa niyo po ang message ko. If you have questions, please message me back." So, we need to reach out our target client. So, umpisa mo lang gagawin yan. Kasi, kapag nagkaroon ka ng mga maraming client, referral na ang target natin. Pero, habang nag-uumpisa ka pa lang, ang target mo is ikaw ang lumapit sa mga kliyente mo. Kasi, hindi ka pa kilala eh. Wala ka pang napapatunayan. So, ang gawin mo, i-reach out mo sa mga target clients mo. How to do that? Kailangan mo lang magkaroon ng effort and time. Kailangan mo pwede ito sa negosyo ko. So, for example, ang negosyo mo ay painting. So, anong gagawin mo? Pwede ka maghanap ng mga couple na gusto magpakasal. Kasi pwede lang gawing remembrance or pwede lang gawing gift para sa kanilang mga ninong at ninang. Kailangan i-reach out mo yung iyong target client. Huwag kang mahiyang mag-reach out. Maging makapal ang mukha mo. Okay? Next, kailangan mo rin mag-join sa mga FB groups na marami kang possible na maging client. Ang second talaga guys na dapat pong isipin, network, network, network. Okay? So, una mong ginawa, you reach out to your clients. Pangalawa, network, network, network. Bakit ba napaka-importante ng network sa ating mga negosyante? It is very important guys kasi dyan nag-uumpisa ang referral. Kahit yung mga kasinamahan mong mga FB group dyan na hindi ka na makilala, pero kung lagi kang nagpo-post, lagi kang nakikita lang, lagi kang nagpo-post, at na-check nila ang iyong profile na talagang very proud ka sa iyong negosyo, i-refer ka nila kahit hindi ka pa nila kilala o hindi ka pa nila nakakausap. May ganyan kaming experience guys. So meron kami kliyente, nag-chat sila sa akin. Sabi nila, "I was referred by Mr. ABC. Sabi ko, "Wala akong kilalang Mr. ABC. Sabi ko, "May I know po sino si Mr. ABC? Siya po yung general manager ng pina-franchise namin na laundry shop." Guys, totoo yun. Hindi ko kilala ang nag-refer sa kanila sa amin. It just happened lang daw na kaya kami daw ang ni-refer. So, sobrang nagulat ako. So, very effective yan, guys.
So, network, network, network. Create your own network. Very important. Number three. Be consistent of what you are doing. So, ang ginawa mo, you reach out and you create your network. So, be consistent on that matter. Huwag kang mapagod. Kasi guys, kakaumpisa mo pa lang. Kakaumpisa pa lang natin mga kapwa MSME. So, this is the time na mapagod ka at magpahinga ka. Okay? This is the time na grind. Okay? Lastly, if nakapag-close ka ng client, take care of your client. Kasi, yung client po na yan, siya din ang magiging another net set of network mo. At the same time, yung client na yan, possible na mag-refer sa'yo kapag maganda ang naging experience niya sa'yo. Alright? So, yun. So, I hope guys may mga natutunan po kayo sa aking pinag-usapan natin for today. So, to summarize, paano nga ba mag-market kung startup business ka tapos ang business mo ay isang serbisyo? Una mo gawin guys is to identify your target client. So, ano paano ka makapag-identify ng target client mo? Is the location, age, and the gender. Alright? After mo makapag-identify ng target client mo, dito na tayo. So, number one, reach out to your client. Number two, create your own network. Be consistent of what you are doing. And next and last would be, alagaan ang iyong magiging client dahil ito ay magiging referral ninyo. Magkakaroon na kayo ng referral from them. Okay? So, thanks so much again, guys, for watching this video. And I hope may natutunan po ulit kayo talaga for today. If meron ka pang gusto natin pag-usapan about sa business, anything about business, comment ka lang po dyan sa ating comment section. And makita-kita po ulit tayo sa ating next video. And this is Kudiyagi, now signing off. Bye!